Hi guys, ituloy natin yung biyahe natin papuntang Bicol. Yung mga huli kong biyahe is until Quezon province lang, yung Lopez Bypass and then yung Star Tollway until Lucena lang. So until Lucena lang yun, di ba? So ituloy natin hanggang sa makarating tayo sa Bicol. Tara! Uwi tayo yung Bicol and then sabayan niyo ako sa aking biyahe ulit sa Manila to Bicol 3.0. So, ayun nga guys, after ng Lucena, Pagbilao na. So, dito sa Pagbilao, meron siyang bypass. So, ang bypass niya, after ng Shell sa Pagbilao, and then makikita niyo siya, dahan-dahan kayo after ng Shell, may paliko siya ng kaliwa. Yun, dahan-dahan lang kasi may mga patawid din ng mga sasakyan. Yun. So, nakita niyo, ngayon, papasok na tayo ng Pagbilao Bypass. Sa first vlog ko nga pala guys, ng Manila to Bicol, yung mga finiture ko lahat ng mga bypass road papuntang Bicol, mga bypass road ng mga sa Quezon province, ito ay isa sa mga finiture ko. Kaya lang guys, medyo nabitin ako sa pagpapakita ko sa inyo ng Pagbilao Bypass kasi hindi kompleto yung detalye. This time, ikukompletohin ko ngayon yung detalye ng Pagbilao Bypass, lalo pat hindi ito kompleto, kalahati lang yung pinapadaanan sa atin dito sa Pagbilao Bypass. Kung sinek ko kasi ito sa Google Maps at sa Waze, mahaba siya, so tuloy-tuloy lang yung kalsada ng bypass na to, pero kung tatahakin nyo to, halfway lang yung pwede pang daanan. So, ngayon, kung halfway ang pwede lang daanan sa kanya, ano nang susunod na dadaanan after that? So, yun yung nagbigay sa akin ng idea ulit kung bakit ko i-finiture ulit ito na papuntang Bicol. Kasi nga, gusto ko ibigay sa inyo ang detalye ng buong paano tahakin itong Pagbilao Bypass na tuloy-tuloy papuntang Bicol. So, anong gagawin? Saan liliko? Saan pupunta after nung kalahati nitong Pagbilao Bypass? So, kung mapapansin nyo, dalawang vlogs ang ginawa ko before this. Yung Star Tollway going to Bicol, tapos yung mga bypass road. So, doon, after Lucena, ito na nga Pagbilao. So, pumasok na tayo, tuloy-tuloy lang to. Hanggang sa makarating tayo sa halfway nito, makikita natin, pagkadating natin dito sa halfway nito, kalahati ng Pagbilao Bypass, may makaratula din na it magtuturo sa atin kung saan tayo liliko, saan tayo pupunta, papuntang Bicol. Alright, so, bigyan natin ng kumpletong detalye ang pagtahak natin ng Pagbilao Bypass kasi yung Waze sa Google Maps hindi siya accurate sa ngayon kung paano natin tatahakin si Pagbilao Bypass papuntang Bicol. Pinapaliko tayo ng kaliwa, pinapaliko tayo ng kanan na kung titingnan natin palayo ng Bicol. So hindi 'yon. So ito ngayon may makikita tayo na visual. So nakita nyo, ito na yung halfway nung Pagbilao Bypass at may nakita rin yung karatula na liliko tayo ng kanan. Ito na yung halfway, so hindi tayo didiretso dyan, hindi tayo pinapatuloy. So liko tayo ng right o kaya kanan. Ayun, so pagkaliko natin ng kanan, tuloy-tuloy na rin yan. Tuloy-tuloy na rin yan hanggang sa konting dulo, meron na namang isang karatula
kung saan tayo liliko. Ito ay hindi na to bypass, pero ito yung isa sa mga dadaanan natin. Ito yung mga dadaanan natin para makalabas tayo ng Pagbilao bypass. Okay na rin ito upang makaiwas tayo sa main town. So pag nandun tayo sa mga bayan-bayan, 'di ba? Ang tendency natin bumagal kasi tulad nito may tricycle. At least ito isa lang. So doon ang dami, may mga motor, may mga truck, may mga tatawid na tao, may mga dapat kang alalahanin na ang pwede mo lang gawin ay mag-minor o magbagal. So ayan, dire-diretso lang yan. Pagkaliko mo kanina ng right or kanan, so tuloy-tuloy lang to hanggang sa pagdating mo dun sa dulo, mayroon ulit karatula kung saan ka papupuntahin papuntang Bicol. So nilagpasan na namin muna yung dalawang tricycle kasi medyo mabagal at wala namang mga tao. So smooth lang ang biyahe na papunta dito kahit makipot, maliit ang daan kasi walang masyadong sasakyan na gumagamit. So tuloy-tuloy lang to. At ang maganda nito, naiwasan natin yung town na maraming tao, maraming mga aberya sa daanan. Okay, so far so good naman yung kalsada na to. Kaya lang, kalahati nga lang. Sana sa susunod na biyahe natin matapos na yung kung makumpleto na yung bypass. So, ito na nga guys, meron ulit karatula na nagsasabing lumiko tayo ng kaliwa. O yan, or left. Ayan, nakita nyo yung direction na yun. Left to Bicol region. So, yun. Liliko tayo na kaliwa. Ayan. So, ito, dire-diretso ulit. Hanggang sa meron ulit tayong lilikoan na palabas ng Pagbilao bypass road. Yun. Itong nilikoan natin para itong subdivision na hindi pa masyadong tinatayuan ng mga bahay. Makikita natin, mapapansin nyo, para siyang subdivision na hindi pa ganun kadami yung bahay. So, tuloy-tuloy lang yan. At napansin nyo, hindi ko masyadong pinutol yung pagtahak natin itong Pagbilao bypass para rin hindi kayo malito kung saan na kayo lalabas. Yan, tuloy-tuloy lang hanggang sa dulo. May kikita kayong dulo, malilito ulit kayo kung saan, liliko ba ng kaliwa, liliko ba ng kanan. Ayan, dire-diretso lang. Tapos pagdating dito sa dulo, ayan, dead-end na ulit. Ayan, kung dediretso yan, turn right ulit kayo. Ayan. So malapit na tayong lumabas ng bayan ng Pagbilao, na gumamit ng Pagbilao bypass. So sabi ko nga, halfway lang yung pwede natin gamitin. Pero sa pagtahak natin, wala namang masyadong aberya tayong naranasan. Smooth lang, walang masyadong traffic, may kaunting tricycle, pero wala namang problema. Tuloy-tuloy lang ang biyahe. So dire-diretso lang to hanggang sa dulo ulit. So, ayan, may tulay kayo makita. Tapos, pagdating dyan sa dulo, liliko ulit tayo sa bandang kaliwa. Okay, nandyan na tayo. Yung L3, hindi natin yan itatutuloy. Instead, liliko tayo ng kaliwa. So, ayan, magdahan-dahan na tayo dyan kasi, ano na, ito, residential area na to. Baka biglang may tumawid at baka biglang may mga lalabas na mga tao. So, dahan-dahan lang. Tamang drive lang. Yung saktong makapagpreno agad kayo para hindi magkagulatan. So, sa dulo niyan, may arko.
no? Yun ang sign na palabas na kayo ng South Super Highway. Yun yung papunta ng Bicol. Yun na yung mismong highway papuntang Bicol. Yan. So, nakita niyo yung arko. Yan mismo. Lang magpalatandaan na kayo ay nasa highway na ulit. So, dahan-dahan kasi maraming sakya na papasok, palabas. So, dahan-dahan hanggang sa makalabas kayo ng subdivision o yung Pagbilao Bypass. Alright. So, andito na tayo sa Southern Luzon Highway or kung ano man, South Super Highway na sinasabi. Ayan nga. So, dire-diretso na to hanggang sa after nito ay ang Ate Mona na. So, shout out nga pala kay Miss Mikey Mercado na nag-request na gawan ko ng video yung biyahe papuntang Ate Monan, pero hindi dadaan ng Zigzag Road kundi dadaan sa highway at iiwasan yung bitukang manok. Ayan pala ay Bondoc Peninsula. So marami naliluto diyan. Marami pumapasok diyan, akala nila. Yan na yung entrance ng Ate Monan Zigzag Road o yung M. Pero lalagpasan niyo muna 'yon bago yung Ate Monan Zigzag Road. So dire-diretso lang 'yan. Andito na yung entrance ng Ate Monan Zigzag Road. So hindi 'yan papasukan natin this time kasi request ni Mikey Mercado na daanan natin yung paikot na bundok. So this is longer time travel kumpara mo kung dadaan tayo doon sa Ate Monan Zigzag Road. This time pala, di kami nakapasok din. Sakto din na hindi rin kami nakapasok kasi hindi inaalaw yung papasok papuntang Bicol. One way lang kasi may kinoconstruct doon sa mga daanan doon sa taas. So talagang persado kami dumaan dito sa baba. So mahaba-habang ikutan din to. Alright. So, ayun na nga guys, mahaba ng 15 minutes, 10 to 15 minutes yung biyahe natin kung dito tayo, pipiliin natin dito dumaan sa gilid ng bundok. Kumpara mo doon kung aakyat tayo doon sa Bitukang Manok o Zigzag Road. So, yun naman, kung gagamit ka doon, of course, it's shorter ng 15 minutes. So, 15 minutes na makamenos ka ng biyahe ay malaking bagay na rin. Pero minsan, yung mga actually, mga natatakot sa height, yung hindi kumpiyansa sa mga preno nila, talagang matarik yung bitukang manok, dito talaga dumadaan. Kaya lang, yung paghandaan nyo dito nyo makakasabay yung mga malalaking truck. Kasi bawal sila doon sa taas. Kasi nga, sa sobrang laki nila, at baka hindi sila kayanin nung kalsada doon. At maraming nahulog na truck doon noong mga bago-bago pa yun, mga unang panahon. So, pinagbawal na sila doon sa nadumaan sa Bitukang Manok. So dito, makakasabay nyo yung mga malalaking truck minsan nasa likuran nyo, nasa harapan nyo, at unawain nyo kasi sa sobrang bigat ng kanilang mga bagahe, mapapabagal sila ng takbo kung minsan nasa likuran nyo, nasa harapan nyo sila at isang lane lang, baka mainip kayo at mainis kayo sa kanila. Hindi po ganun. Konting pasensya kasi sa kahit mahaba-haba itong daanan na to, paminsan-minsan nagkakaroon din ng two lanes ang daanan na to. At doon yun na
doon yun na umpisahang lagpasan yung mga sasakyan. So sa ngayon, marami pa din namang mga inaayos na kalsada pa rin dito sa baba. So ganyan ka haba pa din yung kalsada dito sa highway sa baba ng ating Monan Zigzag Road. So ayun, medyo bumabagal nga dahil nga sa dami ng sasakyan na dumaan dito at pinagbawal nga yung Zigzag Road. Dito kami ngayon dumaan. Yung pwede lang gumamit nung Zigzag Road kanina ay yung patungo ng Manila. Pero yung papunta ng Bicol, dito muna sa baba gagamit. I don't know, baka sa susunod na buwan, ibuksan na rin ng two-way yung kalsada. Maayos na rin yun. Okay? So, ang feature po dito sa baba, medyo minsan maalog, mataltag, gawa nga ng mga malalaking sasakyan na nagkukos ng mga pagbitak ng mga kalsada. Eto, napansin nyo, medyo lumawag na ulit yung gilid ng bundok. Yata, sabi ko nga sa inyo, ayan na, nagkakaroon na ng pagluwag, tulis na ulit. O, so, pwede nyo nang unahan yung mga truck. Pero with caution pa rin, may kasamang pag-ingat at pag-alalay. Yun, tulad ng ganito. So, at huwag maiinip kung minsan nagkakaroon ng pagbagal. Ganun po talaga ang pagmaneho. Lalo na tayo ay pupunta ng south, pupunta tayo ng Bicol, Visayas. Mahabang biyahe, mahabang pasensya. Diba? Ayan, konting pasensya, nagiging maluwag rin, means nagiging maluwag na rin yung kalsada, nagiging maayos na rin yung biyahe. By the way guys, salamat nga po pala sa panunood nung video ko na unang vlog tungkol sa bypass road papuntang Bicol. Sa huling the last time na chine ko yun, 8,000 views na yon. So malaking bagay yon kasi nag-iipon ako ng watch hour. So yun yung isang requirement ng YouTube para ako ay mapagbigyan para ma-monetize yung aking channel. So marami pong salamat sa mga nanonood at tinatapos ang aking video. Malaking bagay yon upang makumpleto ko yung 4,000 hours na hinihiling ni YouTube para mapagbigyan ako na ma-monetize ko itong channel ko. So ayun, tuloy-tuloy pa rin ang ating biyahe. Nasa bundok pa rin tayo, sa gilid, paanan pa rin tayo ng bundok. At hindi pa rin natin nakikita yung exit nung sa Bitukang Manok. So sasabihin ko sa inyo kung asan yung exit nung Bitukang Manok. Ayun, so far, may parte na maluwag yung kalsada. Doon yun na unahan yung mga mababagal na truck. At maging pasensyoso lang kasi magkakaroon din ng mga pagluwag ng daloy ng traffic po dito sa baba kung pipiliin yung dumaan dito. Ayan, so smooth na rin, maganda yung panahon, makulimlim nung ngayon, at tingnan nyo yung mga bundok, napaganda rin yan. Kung actual kayo yung nagdadrive, makikita nyo gaano kalaki at kaganda yung mga kalikasan dito. Ayan. So isa sa mga feature na to, ito yung paanan ng bundok na maraming puno. Minsan madilim dito kasi sa sobrang dami ng malalaking puno. Ayan. Maganda ang view, mga hills, mga kulay berdeng kabundukan.
At sabi ko nga, this is 15 minute longer dun sa kung kayo ay kung tatahakin niyo yung bitukang manok o zigzag road. At hindi pa rin tayo nakakalabas dito sa paana ng bundok dito sa Atimonan. Okay? So, tuloy-tuloy lang. Wala namang lilikuan. Isang direction lang yan. Wala namang crossing. So, yan po yung tuloy-tuloy na pagbiyahe sa baba. So, inagahan namin ang biyahe para makaiwas, mas maganda rin, mas maaga yung biyahe, mas maliwanag. Makita nyo yung mga kalsada, makakaiwas kayo sa mga lubak-lubak. At sa gabi kasi madalas yun yung biyahe ng mga truck. Ayaw naming sumabay sa mga malalaking sasakyan na makakasabay namin habang pauwi ng Bicol. So, ayun na po. At malapit na po tayo doon sa exit point ng Atimonan Zigzag Road o kaya tinatawag na Bitukang Manok. Makikita nyo rin po dito yung view, ocean view dito. Kung adik ko lang po nakuhanan kasi dito ako sa side na papuntang Bicol. Kung papunta kayong Manila, sa other side kayo, makikita nyo yung view nung mga isla doon sa gilid ng dagat. At napakaganda po ng view. Yun na lang po yung titingnan nyo habang kayo ay nagpabiyahe dito. At makakatulong yun para kumalma ang inyong pakiramdam habang nagmamaneho. So, malapit na po tayo doon sa exit point. Ayan na po ang exit point na daanan natin. Kung may mga pumasok na sasakyan, dyan po yung exit point nung Atimonan. At entry point going to Manila. Ayan po. Yun po yung difference. So, dire-diretso po ulit yan. Hanggang sa seaside na kung saan doon maraming kumakain para mag-stop over at kumain ng pananghalian. So mga 10 to 20 minutes ulit na biyahe papunta doon sa kung saan nag-stop over yung mga sakyan para kumain. At kung naabutan nyo mag-lunch, dito po sa mga gilid-gilid dyan, marami na kayong makikitang kainan. At ito po, papasok na po tayo sa, well, sa Atimonan town talaga. So nakita nyo, welcome to Atimonan. Ito na po yung mismo yung bayan ng Atimonan. At sa mga gilid-gilid na dagat dyan, marami na kayong makakainan. At kung napansin nyo po, may pagbagal ulit ng kalsada. Obviously, kasi may inaayos na mga daanan. At okay lang po yan kasi pagdating ng panahon, mas maganda ang kalsada. Ayan po. So, ito po yung sinasabi ko na mga kainan, stop over ng mga mga nagbabiyahe papuntang Bicol. Dito sila nag-stop over, overlooking yung dagat. Marami dyan mga kainan. Sa unahan din po, meron pa ding mga kainan. Ito po yung mga kainan dyan. Yan din po ay isa sa mga tinitigilan, paboritong tigilan ng mga trucks, mga private motors, at dyan sila kakain. Pag kalagpas dito, ang susunod po dito ay ang Gumaka
bypass. So, yun nga po, last time dinaanan po natin yung Gumaka bypass na hindi pa tapos yung construction. So, nabudol po tayo dyan. At ang dami pa palang mga lubak-lubak na daanan papasok dyan sa Gumaka bypass. At sabi nga ni Lolita Alburo, shout out nga po kay Lolita Alburo, kung hindi po maaring dumaan sa Gumaka bypass, saan po dadaan? Of course po, dadaan po tayo sa mismong bayan ng Gumaka. Suggestion ko po kasi huwag kayong dadaan ng Gumaka bypass, lalo na ngayong tag-ulan, at lalo na kung maliit lang ang inyong sasakyan, kasi hindi pa tapos yung mga kalsada, hindi pa sementado yung kalsada. At panoorin niyo po yung una kong bypass road, andun po yung detalye ng Gumaka bypass road. Tapos hindi po ganoon kaganda yung karanasan namin sa pagtahak doon. Kaya ngayon, ang pinili namin, pumasok kami ngayon dito sa bayan ng Gumaka para gamitin itong daanan papuntang Bicol. At kung kayo man ay papuntang Visayas, ganun din po. Dito pa rin ang dadaanan ninyo. Ito na po yung bayan-bayan. Ito po yung town ng Gumaka. At ito yung itsura po niyang ng dadaanan natin sa Gumaka. Hindi naman po pangit ang kalsada. Smooth naman po ang biyahe namin. Kaya nga lang, marami nga pong kailangang pagtuunan ng pansin yung mga iba't ibang sasakyan, yung mga tumatawid na mga pedestrian, yung mga commercial area, minsan yung mga nakapark na sasakyan sa gilid, nagdadagdag ng pagsikip din ng mga kalsada. Ayan po, at napansin nyo, sumisikip na maraming tao, maraming iba't ibang uri ng sasakyan, may pedicab, may mga tumatawid. Ayan po, dadaan tayo sa mga palengke. Ayan po yung dahilan kung bakit minsan hindi mabilis ang takbo ng pagpunta pag ginagamit niyo yung bayan-bayan. Ito po yung Gumaka commercial area. So, yan. May tumatawid, may umaatras. So, ganyan. Ganyan po yung mga senaryo pag tayo ay nasa main town at tayo dadaan. Yan. Konting pasensya, maraming pasensya. At habang nagbabiyahe ay binabao natin yun. Tapos din po, lagi kong ulitin, nasa tamang kondisyon yung ating sasakyan. Na-tune up siya, na-check yung kanyang brakes, na-check yung kanyang gulong. Tapos ito po pala, pag nasa Gumaka town tayo, may Jollibee dyan na lilikuan natin ng kaliwa. Ayan po yung lilikuan natin, kaliwa. Yan. Tapos, dere-derecho na yan. Palabas na po tayo ng town yan. Yun po yung Gumaka town. So sa ngayon, lagi ko pong dadaanan dito kung pupunta ako ng Bicol o pupunta ako ng Manila from Bicol. Kasi hindi pa po tapos yung Gumaka bypass. At wala pa pong expressway na tapos papuntang Bicol. So until such time na maayos yung Gumaka bypass at matapos yung mga expressway na alam kong ginagawa na nila, dadaan pa rin po ako dito sa bayan ng Gumaka. Kahit maraming tao, maraming
uri ng magpapabagal ng daan, mas pipiliin ko pa rin dito kesa dun sa Gumaca bypass na hindi pa tapos, maputik, mahaba, at walang ilaw sa gabi. Ayan po yung exit point ng Gumaca bypass. At ang diretso natin ay, ang paborito ko, yung Lopez Bypass Road. So dito, ako nagtapos yung nakaraan, papuntang Bicol. So, abangan nyo po yung next vlog ko, Bicol na yon. So, ang next vlog ko po ay iiwasan natin ang Naga City. Bye-bye!